Bumubula daw ang bunganga ni Taning Pinoy. Nanonood ng taong walang prinsipyo, kundi pera-pera lang. Hindi ever ako manonood sa taong sinabi na dapat si BBM ay ipalibing ng buhay. Tawag niya yata sa mga vloggers is mga baby vloggers kasi pinagyayabang yung sandamakmak na followers. It's just bad journalism. Pero sige, patulan na. 7 years na ako na nasa laro na to. So memorize ko na yan. Memorize ko na yan. So ano, napansin ko, natadaan ko, nung tinira ko si Pastrana dun sa conflict of interest, ang daming mga vlogger na mga bago, kasama yung mga vlogger na hindi naman lumaki, ang mga nagsitira, parang iisa yung atake, di ba? Puro atake sa akin. Kasi daw, kinakating daw ako na magpa-appoint daw. Which I find funny, kasi walang basis in fact. Kasi, ano ba yung basis nila? Laway. Ngayon, sabi ko, huh? Then, sabi ko, mga baby vlogger na ito, malalaos din iba dito. Walang naman tanong ko sa kanya eh. Okay? Sino nag-utos sa'yo para magkuda ka, para sirain? Sige nga. Diba? Baka mawindang ka dong. Mga kaibigan, kailangan malaman ng taong bayan, kaya siya nag-atungal kasi may nag-utos sa kanya. May taong powerful na nag-utos sa kanya kay Taning Pinoy para sirain ang mga ibang appointees ni BBM. Magkwento ka naman. Baka may magpasabog ng ebidensya yan. Hindi lang ako may hawak ng ebidensya. Okay? Baka mawindang ka at magkabuhol-buhol kayo. Sino muna nag-utos sa'yo? May question ako, may bayad ba sa'yo? Magkano kaya kung meron? Sige nga, umatapang ka, Taning Pinoy. Sino ang nagsulsul sa'yo para sirain? Si Attorney Vic Rodriguez. May nag-utos sa kanya noon, kaya niya ginawa yon. 'Di ba? Wag kang ano, may mga resibo. Palang ginugulo niyo na ang administrasyon ni BBM. 'Di ba, Taning Pinoy? Hindi binayaran ka ba? Balita ko, may binigay daw sa iyo ah. May ebidensya pa nga daw 'yun eh. Kaya lang nag-aantay na siya ng tamang pagkakataon. Yeah, mga gusto kayo 'di ba, na posisyon na hindi nabigay sa inyo, pero yung isa binigay sa iyo. Yung na-appoint na PCSO head, si PCSO general manager, si Mel Robles, well, up to yesterday, was my manager. Kasi hindi na ngayon kasi, di ba, general manager na ng PCSO, the conflict na yun, so hindi na pwede. Lang po, yung mga vlogger dyan, na gustong maging kasila, kasi siguro na tingin Pinoy, baka mas malaki pa, di ba po pwede na mag-Google? Di ba? Hindi ba pwedeng mag-Google? Once na basura ang tao, basura talaga ang puso niyan. Hindi nasusukat yung mga pa-research ek-ek. Kala mo naman, ikaw nag-research. Eh, di ba may nagsusupply sa'yo? Paano kayo tatagal sa pagbablog na yan kung hindi mag-Google man lang, hindi kayo marunong? Magsasalita pa si Taning Pinoy, ay, tinexa ko ni Chuchu, ganyan. Di ba yan ang portrayal mo para kunyari close kayo? Nag-textaan mula sa HQ, 30 million daw. Okay, okay te. Okay te, got it. Kunyari, hindi mo tinanggap yung ganitong position, Chuchu. Shut up. Mga bakla. Inopera na ako ni BBM dati ng ano, Office of the Political Advisor. Gabinete na yun. Mga bakla, humindi na ako sa gabinete. Tapos, sisingit ako sa PCSO. Eh, mas mababang position yun. Eh, kape, sekretary na nga ng gabinete, humindi na ako eh. O nakita nyo bang dininay nila? Eh, may screenshot pa ako nung pumayag si BBM na ano. Sinabi, oh, political advisor ka na. Humindi ako. Tapos sabihin nyo sa akin, kating-katay ko na mag-PCSO. Eh, mas mababa na posisyon yun kaysa gabinete. Ano ba? Itama nyo naman yung kwento. Hindi nagtatama, mga bakla. Tapos pangalawa, tinutukan ba ng barel ni Mel si BBM para i-appoint siya doon? Hindi. Hindi niya alam yung kwento kung paano siya na-appoint doon. Huwag na lang natin pag-usapan muna dahil hindi, alamin niyo kayong mga magagaling na vlogger na ang daming source, di ba? Tanungin niyo, paano siya na-appoint doon?
No. Criticize ko yung interim na appointment, yung announcement ng kay Pastrana. Sila sabi nila, pinangungunahan ko daw si BBM. Ang tanong, sino ba nag-appoint kay Mel? Di ba si BBM? So kung nag-alig kayo sa akin na pinangunahan ko si BBM, eh bakit yung pinangungunahan ngayon? Kailangan may consistency dun sa logic. Hindi po pwede na basta maipilit nyo na lang yung gusto nyong kwento. Tapos, tanong ko nga kung magkano kaya pwedeng nakawin sa PCSO. Tinatanong ko lang naman. Diba? Kung may pagkakataon, for sure. Magkano kaya pwedeng nakawin nila doon? No? Palangga, magkano kaya? Diyos ko, kailangan bantayan din natin ang PCSO. Sorry lang, gusto kong magnakaw. Mas marami akong mananakaw as a political advisor kaysa kahit deputy general manager ng PCSO. Ano ba? Hindi naiintindihan niyo ba yung trabaho niyo? Magkakilala kayo. Pati hindi man lang kayo mag-conference, para isang version lang yung kwento. May isang kwento, sabi daw, gusto daw ni Mel na magpa-appoint. May isa naman, gusto ko daw ipa-appoint. May isa daw, nakikipag-away pa daw ako. Kanya-kanya yung version. Hindi ba pwede mag-meeting-meeting kayo para i-consolidate ninyo yung inyong kwento para isang version lang? May nagbasbas sa kanya para ma-withdraw yung appointment. Are you telling me that your president accepts bribes? I don't think so. Iniinsulto niyo si BBM? Eh di ba nga, kaya kayo nagalit sa akin. Sabi niyo, huwag insulto yun si BBM. 20M ba? Oo, yun. So sa palagay ninyo, nasusuwala si BBM? Ganun ba sinasabi ninyo? Eh, nakikita niyo yung paano hindi nagtatama-tama yung kwento niyo? Di ba? Sabi ninyo, nasusuwala si BBM? I don't think so. Dito na yung papel. Kunyari, papel ko, application ko. Hindi man ako nag-apply. Diba? Ito application ko. Pag nakita ng isa, hihilain ng isa. Yan ang grupo ni Taning Pinoy. Pag may ayaw sila, isusumbong nila na ganito-ganyan. Tapos sisirain. So ngayon, ang ating mga pinakamamahal na first family, nagaganunan ngayon. Ano ba talaga ang eksena? Kaya kawawa sila. Umuusok ang bunganga ni Taning Pinoy. Kasi alam niya sa sarili niya, alam niya kung anong sinasabi ko. So ang tanong, sino nag-uutos sa inyo sabihin yan? Sino nagturo sa inyo? Diba? Baka mamaya pag bumagsak yun, bumagsak din kayo. O baka kayo mag-ikos ng pagbagsak nun. Diba? Ano pinaglalaban nyo? Paano kayo ma-accredit sa Malacanang yan? Itatanga-tanga kayong mag-research. Ay, dali, comment kayo. Sabi ni Marlica, yung mukhang tutubik mo, yung malaki daw ang salamin. Yun daw ang tawag sa akin. Oo, yung malaking salamin, tapos pangit daw ako. Oh my God, really? Yung isang vlogger dyan, permis lang nagalit. Corny. Pili pa kayo. Alam nyo, isipin nyo na lang na ano to, lesson. Parang ano, opportunity to learn. Si Maharlika, hindi baby vlogger. Ay, hindi. Hindi naman kasi nalumaki si Maharlika. Hindi naman lumaki. Tatawa nga ako dyan. Nagkasal po kami sa HK dati niyan. Eh. Biniro ko lang. Para nagkaharutan lang kami. Tapos sinabi niya, ano? Di ba alam niyo yung pag binakla mo, yung harutan, huyusin mo yung buhay mo. Yung mga ganun bakla lang na biro. Tapos si Maharlika, sabi niya, hoy, maayos ang buhay ko, ha. Ganun siya, parang sabi ko, corny nito. Alam mo yung girl na sobrang, parang sobrang uptight. Yung parang alam yung feeling na ano, kailangan patunayan yung sarili niya every time. And guys, if you, yun sa mga long time followers ko dyan, who have been with me for what, 7 years, you know that I really don't give a shit about that stuff.